Nandito pa rin kami sa loob ng Gorky Park. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano meron dito. Actually, ano lang siya, wala naman siyang pinagkaiba dun sa ibang mga park. Medyo malawak nga lang itong lugar na to. At saka ang napakaganda, ang kagandahan pa dito is, alam niyo yun, yung parang andami sa lahat ng sulok, lahat ng area mayroong upuan. Talagang hindi ka gaya ng iba na mag-aagawa ng mga upuan, ganito, ganyan. At saka lahat ng gusto mong dalhin dito, pwede mong dalhin. Pwede ka mag-bike, walang bawal dito. Pwede kang, ano, huwag lang kotse. Sobrang ganda talaga ang simoy ng hangin. Then, may pakita ko sa inyo, may parang nag-rehearsal system. Parang magpa-practice ba? Ayun. Parang lahat pwedeng gawin dito sa park na to. Walang bawal. Napakalawak kasi talaga, guys. Napakalawak. Napakaluwang. Kaya nga siguro ito ay talagang dinadayo ng mga turista at saka hindi lang turista, yung mga lokal. Dahil maganda siya actually. Maganda talaga siya. Tingnan mo naman, lahat ng mga area, lahat ng sulok, may mga upuan. Ayun. Kaya hindi ka mo problema kung gusto mong umupo. Ayan. Tingnan mo naman saan ka pa. Actually, magtatatlong taon na ako dito sa Moscow, pero ngayon na ako nakapasok dito. Kasi nga kung hindi nagkaroon ng problema, kung hindi nagkaroon ng virus, is talagang tuloy-tuloy yung trabaho. Kung mayroon mang bakante, is mas gusto ko pang magpahinga kaysa pupunta dito. So ngayon lang talaga ako nakapunta rito. Tsaka kasama namin, yung mga kasamahan namin sa bahay, kaya talaga magkayayaan. Tsaka ayun, sinasamantala ko na rin na ipakita sa inyo kung anong mayroon dito sa Gorky Park, na isa sa pinakasikat na park dito sa Moscow. Guys, kung mayroon kayong mga katanungan mamaya, huwag kayong magdalawang isip mag-comment mamaya. I-upload ko ito sa YouTube ni Ruby Birano Vlog. Actually, sa kanya to, sa kanyang account to, ako lang ang humawak sa ngayon. Kasi actually, nandun siya. Ako lang ang nag-vlog ngayon kasi medyo busy sila sa kaya pag-selfie sa mga kasama niya. Ayan. So, ayun, ipakita ko sa inyo. Actually, guys, hindi ko alam kung saan banda pa yung mga magagandang lugar dito, kasi sa sobrang lawa kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta, na ano, mayroon pa doon sa dulo, mayroon pa doon, no, sa ibabaw, kung dediretsuhin mo yan, mayroon pa doon sa ibabaw. Hindi ko alam kung ano, kung mamaya, guys, ipakita ko sa inyo kung anong mayroon doon sa dulo pupuntahan. Okay, sige, babay muna sa ngayon, bye bye. Hello guys, ito na naman, guys, ito continuation, nandito na naman ako, dito pa rin ako sa ano, Gorky Park. Pakita ko lang sa inyo, pwede kayong mag boating ganyan. Ayan, pero may bayad siya, guys, bayad siya, ano siya, 300 rubles for 5 hours ata, 3 hours, bali 100 rubles yung every 1 hour. Ayan, maganda siya. Diretso rin sa dulo. Ayan. Maraming nakaupo sa gilid. Marami siyang pwedeng pag
pwede kang mag-relax-relax, ganyan. Actually, malaki talaga siya, guys. Hindi ko pa naikot talaga. Pinupuntahan ko lang yung kung saan yung ano, saan yung mayroong tao, maraming tao. Ayun, medyo maganda talaga siya, actually. Maraming na mga masyal. Kita mo nyo naman, kahit sang sulok ako nagpupunta, marami ako masasalubong ng mga hindi ko nga alam kung ito ay mga turista or mga lokal, kasi hindi naman natin na mahuhulaan, kasi halos pare-pareho lang na nila. Mga Pinoy lang talaga ang papansin mong kakaiba yung mukha. So, ito. Relax-relax lang muna dito. Ayan. Maraming nakaupo, parelax-relax. So, mapapansin nyo, may dala silang mga aso. Cute ng mga aso. Ayan. Nga pala, guys, ang oras dito ngayon is mag-aalas 6 na ng gabi. Hapon. Alas 6 na ng hapon. Kaya medyo hindi ko alam kung mapapansin nyo na actually maliwanag pa rin naman siya, pero medyo ano na siya, iba na yung ano niya, medyo malamig na yung hangin. Ayun. Andito pa rin kami sa area ng Gorky Park. Kaya pala kung napapansin yung kanta ng Scorpions na ano, Wind of Change. Ang sarap pala talaga ng hangin dito, guys, sobra. Malalangap mo yung hangin na sobrang praise ko. Alam mo yung parang feeling mo nasa probinsya ka kahit maraming tao. Ayan. At saka yung paligid, talagang ang luhang sa hininga. Yung parang alam mo yung feeling na ano, nakakatanggal ng stress. Kaya yun. Ang sarap talaga mamasyal dito. Kung ito lang ay malapit dun sa tinirahan namin, siguro araw-araw akong pumupunta dito. May napapansin pala ako kanina dun, guys. Ano, dun sa may bandang dun sa may mga laruan ng mga bata. Hindi ko na kinuhanan kasi marami ding nagba-vlog doon. Hindi ko alam kung siguro feeling ko yung mga yun isa, hindi rin taga dito. Siguro mga ano din yun sila, hindi yun sila mga Russian. Nagba-vlog din sila. Yeah, guys, ito, pakita ko lang sa inyo kung anong mayroon dito sa area na to. Maraming nag-zoom ko lang, ha. Ayan, kung nakikita nyo, guys, maraming nakaupo, may nakahiga dun sa may banda ron. Doon. Kanina, guys, meron akong nakita doon sa may area doon sa kabila na talagang mag-boyfriend sila, pero marami, grupo-grupo sila. Talagang nakahiga sila, nagdadala lang sila ng parang mga sako. Doon sila nakahiga, parang partner-partner sila. Parang yun ang parang banding nila dito. Kaya, ayun. Ang ganda dito, guys. Sobra, sobra. Marami pa akong ipapakita mamaya, guys. Doon pag kasi nandito kami sa may bandang gitna pa eh, sa may dulog. Mamaya paglabas namin, mag-video din ako uli. Mamaya ipapatuloy ko, guys. Sige, bye-bye muna sa ngayon. Bye-bye.